Nandito tayo ngayon sa Camp Katitipan dito sa Davao City. Kasama natin ngayon si Brigadier General Nicolas Torre, ang Regional Director ng PNP Pro 11. Sir, gusto namang namin makipagkwentuhan sa inyo. Ano po ang nangyari itong maghapon na ito? At alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Quiboloy? Yung pagkahuli ni, ang particular sa pagkahuli ni Pastor Apollo Quiboloy ay para pakitanong nyo lang sa SILG. Si SILG lang i-interview nyo dahil ang mga details nyo na hindi ko talaga alam. Okay, so pakinalang at independent stream, hindi ko talaga alam ang mga details na. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng aeroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang pinagkwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Ah, basta namataan natin ang C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinag-guide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So, RD, ano po masasabi ninyo? Kasi all the while, habang kayo ay busy-busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi nyo, nandito si Apollo Quiboloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin, kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Quiboloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, sa mga taga-KOGC? Ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOGC sa kanilang kooperasyon. At may mga pagbabanghayan siguro, pagkakaintindihan, at may mga inkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi tayo magkaaway ho. Hindi niyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa aking trabaho. Kung kaya't ginawaan lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it our way. Hello, sir. Ayan po si General. Sir, salamat sir. Torre. Yes, sir. At medyo wala pa rin. At kausap ngayon, ni Brigadier General Nicolas Torre III, si PNP Chief General Romel Marbil, at nagpapaabot ng congratulations sa itong kanilang naging operasyon. Okay, dalawang linggo kayong nag-ikot. Saan kaya nagtago si Quiboloy? Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, we do think. Yung mga kanon, ang mga details, I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay? So, ako'y nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa ibinigay niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? Ulitin ko lang, sir. Kanina, sir, yung 1 PM na deployment ng napakaraming pulis, ano sana yung plano ng PNP? Yun na yun. Whether he surrenders or not. Basta yun ang mga detalye natin. Sabihin ko na lang bukas. Okay? Sige. Marami mga boss namin. Papasalamat. Sige. Tuloy na muna tayo. Big relief. Napaka nakakagaan ng loob. Baka katulog muna tayo. Bawi muna ako ng tulog. Alas 8 na. Alas 7 na. Bawi muna para makabawi man lang mga 6 na oras na tulog. Yung PNP, sir, nandun pa rin? Kailan kaya sila? Nagdi-move na. Pinapauwi ko ng mga bata natin. Okay. Pwede nyo masabi, sir, kung ilang oras na tulog kayo? Pwede may mga na sleepless night? Average siguro mga 3.
Alauna, alas 4. Kasi yun, hanggang alas 12 kasi critical eh. Eh alas 4, eh kundi yan eh. Eh yun na naman ang takot ako na baka mapagsarahan kami ng gate eh. Kaya sinusupervise natin talaga. Hahanapin pa rin ba yung underground facilities? Sasabihin niya naman yan. Eventually sasabihin niya yan. Thank you, sir. Salamat. Salamat po.